so I can fix my life. I wish you well. I'll see you after your rehab. Soon. Ano ba talaga nangyari sa akin? You were severely injured sa head. In fact, this is your second life. Buti na lang nga, may nagsagawa ng emergency burr hole surgery. Evacuation of the subdural hematoma using a power drill. Sino naman ang gumamit ng power drill sa akin? It was me, ma'am. Mabuti na lang, anak. Ikaw ang gumawa. Ay, may pa-flowers pa. Iba talaga si Doc Moreno. Chang, hindi ko to galing kay Carlos. Galing kay Doc Chinito? In fairness talaga sa ginawang emergency intervention ni Dr. Santos. Ang galing. Alam mo, feeling ko talaga, iningatan niya yung paggamit niya sa power drill para doon sa emergency operation group, doon kay Ma'am Moira. Ano yung talagang minisure niya na walang matatamaan? Ano, alam mo yung dreamers, ganyan. Mars, alam mo yung sabihin. Ano? Mars, okay ba to? Si Annalyn ang bumutas sa ulo ko? Talaga po tayo, napapahinga ka lang po dyan sa bahay. Sige po, pagaling ka po ha. Ingat ka po tayo, see you soon. Opo. Sige tayo. At sige po tayo. At tawagan na lang po kita ulit. Love you. Tatay mo yung kausap mo? Opo. Nagpapahinga lang daw po siya sa bahay, napapagaling po. At tas pinapatanong niya nga po pala kung natanggap niyo daw po yung bulaklak na pinadala niya po para sa'yo? Oo. Natanggap ko. Pero anak, walang ibig sabihin yun, ha? Nagpapasalamat lang siya sa'kin kasi hindi ko siya iniwan dun sa flower shop. Wala talagang ibig sabihin yun. Alam mo, anak, masaya na ako sa buhay ko. Masaya na ako na tayong dalawa lang magkasama, si Chang Susan, tsaka... Masaya na ako sa Tito Carlos mo. Ayoko ng gulo, anak. Kaya okay na ako. Walang ibig sabihin yun. May, wala naman po sinasabi, ha? Oo nga, wala nga. Sinasabi ko lang para malinaw lang ang lahat. Ang importante, okay na kayo ng tatay mo. Okay na rin kayo ni Zoe. Pero, anak, huwag ka masyadong magtitiwala sa kanya, ha? Kasi siyempre, hindi naman natin alam kung totoo ba yung pinapakita sa'yo ni Zoe. At the end of the day, anak pa rin siya ni Moira. Iba mo muna ako sa mga marites na to. Ma'am Moira, nandito na po pala kayo. It's really good to finally see you po. Kamusta na po ba kayo? Shut up! Totoo ba narinig ko na si Annalyn ang gumawa ng operation sa hotel? Na siya ang bumuta sa ulo ko? Answer me! Mom! What are you doing here? You're supposed to be doing your CT scan. Bakit mo sinabi sa akin na ikaw ang gumawa ng emergency crude operation sa hotel? Yun naman pala hindi! What? Narinig ko! Pinag-uusapan nito mga marites na to na si Annalyn palang bumuta sa ulo ko? Mom and Ned. Doc. Oh. Dora. Dok, uwi ka na, aga. Galing ko lang sa office ni Dr. Benitez. Nag-file kasi ako ng leave. Mag-leave ka? Gusto ko muna asikasin yung sarili ko para makapag-focus din ako sa rehab therapy. Para pagbalik ko, maayos na ako at handa na ako ulit sa East Ridge. Tama po yan, Dok. Hintayin ko po yung pagbalik mo. Thank you. Doc, good luck po, ah. Salamat po, Ma'am Lynette. By the way, I heard gising na raw si Ma'am Moira. She's recovering now because of you, Annalyn.
Bakit? Anong ginawa ng anak ko? Ma'am Lineth, yung lindol po kasi nagkaroon ng subdural hematoma si Ma'am Moira dahil nabagsakan siya ng kisame sa ulo niya. So kailangan po namin magsagawa ng emergency operation para po mabawasan yung pressure ng blood sa ulo niya. At si Dr. Santos yung nagsagawa ng operasyon na yon. I'm sure magbabago yung pakikitungo ni Ma'am Moira sa'yo, Annalyn. Kasi save her life. Eh, hindi niyo po ba alam yun, Ma'am Lineth? What? Yes, Ma'am Moira. Totoo po, si Annalyn po yung gumawa ng operation and she did her best to save you po. Opo, opo. Kinabinigay niya po yung best niya. Opo, she did Shut up! I'm not talking to you! Zoe, sabihin mo sa akin ang totoo. Kanina lang narinig ko yung fake news na patay na raw ako. Ngayon naman tungkol kay Annalyn? Ano? Sasabihin mo ba talaga sa akin? Yes. Mami, si Annalyn. Si Annalyn yung gumawa ng emergency intervention sa'yo nung lindol. And you allowed her? Bakit hindi ikaw ang gumawa? Alam mo naman ang galit sa akin Mami, na mag-inang yun. Mami, I'm sorry! Ano pa ako? I'm sorry! Hindi ko alam! Hindi ko kinaya! I was too emotional to do that crude operation, okay? Hindi ko kaya! Hindi ko kinaya! Kaya buti na lang nandun si Annalyn. Mami, alam ko hindi mo matatanggap pag si Annalyn yung gumawa nun eh. Kaya inahako ko na lang. Kasi alam ko makaka-apekto yun sa recovery mo eh. Mami, pasalamat na lang tayo kay Annalyn, ha? Because she did everything she can to save you. No way! Mommy, but you have to. Somehow, you owe your life to her. Sa halip na magalit ka, please just be thankful. Please be thankful to Annalyn. Kasi kung hindi dahil sa kanya, Mami, wala ka dito. And you know, I can't lose you. Hello? Sige, papunta na ako dyan. Salamat. Annalyn? Doc, muna na po ako. Sige po, ma'am. Doktora Annalyn, hindi pa pala alam ni Ma'am Lineth na ginawa mo yun kay Ma'am Moira. I'm sorry. Ayoko kasing malaman ni nanay para hindi na siya mag-alala. Pero okay na rin yun. At least, di ba wala akong tinatago sa kanya. Dr. Santos, hindi mo ba naisip na pwede magbago yung pakikitungo sa'yo ni Ma'am Moira? Dahil niligtas mo yung buhay niya. At ngayon, may utang siya na loob sa'yo. Tulad ni Zoe. Hindi ko naisip yun eh. Basta ang importante para sa akin, okay na kami ni Zoe dahil sa nangyari. Tsaka ginawa ko lang din naman itong kulin ko bilang doktor. Alam mo, Dr. Santos, mahal na mahal mo rin talaga yung pagiging doktor, ano? Oo naman. May bata pa lang ako, pangarap ko na ito eh. Siya nga pala, kamusta rin si Dr. Antonio? Di ba nasaktan din siya sa lindol? Oo nga, Dr. Doc eh.
Hindi ko din alam kung kumusta siya eh. Gusto ko nga sana siyang bisitahin sa Apex. Eh kaso, Apex yun. Baka makita ko ni Ma'am Moira doon. Ngayon ka pa ba natatakot? Ngayon may utang na loob sa'yo si Ma'am Moira. And for sure, hindi ka papabayaan ni Zoe. Believe me. Hindi na. Makikibalitan lang ako sa mga taga-Apex. Okay. Tapos na yung duty ko, Doktora. Sasamahan kita sa Apex. Let's go. Tana na. Samahan kita. Dok. Doktora Santos, let's go. Hi, Nurse Karen! Hi, Nurse Ivan! Nurse Karen, fever naman. Tatanong ko lang sana kung anong favorite ko ni Aling Susan. Aling Susan yung lola ni Doc Annalyn? Oo, sana eh. Alam mo ba? Doc Joy, alam mo kasi eh. Si Chang Su, matagal na namin hindi nakakausap yan. Pero mahiligay sa kakaneng, kaya nga, bitbihin ka, kaya sabihin-sabihin, ganyan. Samahan mo ng spaghetti, tsaka palabok, tsaka soft drinks. Ito ko masasabi yun. Oo. Thanks, Nurse Ivan. You're the best. Thanks, guys. Parang sarap naman ang bagay. Mars! Ano ba'y pinagdadadaldal mo? Pagkain, ano ka ba? Nagtatanong siya ng info tungkol kay Chang Susan. Nagbigay ka naman. Oo. Tatanungin kita, close sila, di ba hindi? Minyo ni Zoe yun. Oh my God, Mars. Mars, may balak sang masama kay Chang Su. Buti naman. Dr. Santos. Doc. Kinakabahan ka ba? Ayoko kasi sanang makita mo na si Ma'am Moira sa ngayon eh. Okay, look. Huwag ka mag-alala. Ako'ng bahala sa'yo. Okay? Sige na, punta na natin si Dr. Antonio. Let's go. Doktor. Wait, Annalyn. Sandali lang. Ka-umalis. This is the perfect time para mag-usap kayo ni Mommy. Mommy, di ba may sasabihin ka kay Annalyn? Doktora Annalyn, may sasabihin sana ako sa'yo. Lapit ka. Pasensya na, nahirapan kasi akong gumalaw eh. Halika, lapit ka. Binutas mo yung ulo ko. Ngayon naman bubutasin ko yung ulo! Mami! Mami! Hey! Hey! Mami! Hey! Mami! Tama! Ngayon naman bubutasin ko yung ulo! Mami! Hey! Hey! Mami! Tama na! Mami! Tama na! Kriminal yung babae niyan eh! Ang kapal ng mukha mong magpakita dito! You try to murder me! Pakukulong kita! May concern ni Zoe ang ginawa ni Dr. Santos. Buhay ka ngayon dahil niligtas ka niya. Sa tingin mo, magpapasalamat ako sa kriminal na yan? Pakukulong kita! You're becoming delusional.
Walang balak si Doktora Santos na patayin ka, at kung alam ko lang na ganyan ka, sana pinigilan ko siya na tulungan ka! Ang dami mo pang sinabi! Kung ako sa'yo, maghanap ka ng magaling na abogado dahil ipakukulong kayang kaibigan mo! Mami! Mami, please! Annalyn, Doc, ni Don, please, umalis na muna kayo. I'm so sorry. Annalyn! Bumalik ka dito! Annalyn! Annalyn! Mami! Mami! Walang gustong pumatay sa'yo, okay? Hindi mo pa naiintindihan yun! Hindi ko maintindihan, Zoe. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla kayong magkakampi. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla ang bite-bite mo dyan kay Annalyn! Dahil niligtas ka niya! Hindi mo pa naiintindihan yun! Alam mo, sana ako na lang talaga yung gumawa. Para hindi ka rin nagagalit ng ganyan. At para wala ka ng utang na loob kay Annalyn. Pero ano magagawa ko? Wala akong lakas na loob eh. Wala akong lakas na loob na iligtas ka. Si Annalyn lang yun. Alam mo, Mami, kung pwede lang, ibenta ko yung kaluluwa ko at ibenta ko yung buhay ko para iligtas ka ni Annalyn, gagawin ko yun! Because I care for you, I love you! Yeah, please stop blaming Annalyn, please! You're being so unreasonable! Hindi ko matatanggap na magkaroon ng utang na loob sa anak sa labas ni Robert. I just cannot do it, Zoe! Well, you have no choice! The fact remains na si Annalyn yung dahilan kung bakit buhay ka ngayon! Hindi mo pwedeng mag-renew ka na lang! Hindi mo pwede yun! Hindi mo pwedeng magbago ka na lang! Please, magbago ka na lang for the better! You want me to accept Lynette and Annalyn? Those blood-sucking leeches na sumira sa pamilya natin? No Mami, way in Mami, hell, Zoe! Those blood-sucking leeches na sinasabi mo, sila ang dahilan kung bakit buhay ka ngayon! Sila nilin yung dahilan kung bakit may mommy pa rin ako ngayon! Hindi mo ba naiintindihan yun? Ah! Umalis ka na sa harap ko, Zoe. Hindi ko kayang tanggapin yung mga sinasabi. Just leave me alone. Unbelievable. You're unbelievable. Mami, kung ako ba yung na-aksidente dun sa lindol, at si Annalyn lang yung pwede mag-save sa akin. Uunahin mo ba yung galit mo? Kaysa i-save ako ni Annalyn? Si Doc Luke, kumusta na kaya siya, no? Doktora, munti ka nang mapatay ni Ma'am Moira. Ibang tao pa rin yung iniisip mo. Okay ka lang? Dapat nga talaga, hindi na lang ako pumunta doon. Annalyn, huwag mo sisihin yung sarili mo, ha? Kung may tao mang dapat makonsensya dito, si Ma'am Moira yun. Niligtas mo na siya, siya pa yung galit. Wala siyang utang na loob. Dok, paano kung totoo yung sinabi niya? Na ididimanda niya ako. Dok, listen, okay? Wala siyang laban. Wala ka namang intensyon na saktan o patayin siya. Isa pa may consent ni Zoe yun. In fact, she's alive because of you. Kaya hindi kanya mapapakulong. Sino magpapakulong sa'yo, anak? Tama ba yung narinig ko? May magpapakulong sa'yo? Bakit? Anong ginawa mo? Nay. Annalyn, magsabi ka sa akin ng totoo. Sino magpapakulong sa'yo at anong ginawa mo?
Si Ma'am Moira po. Dahil niligtas si Doktora Santos si Ma'am Moira nung lindol. Ano? Niligtas mo na nga si Moira tapos yun pa ang gagawin niya sa'yo? Ma'am Lynette, hindi lang yun. Dok. Pumunta kami sa Apex kanina. Muntik niya nasaktan si Annalyn. Tinutukan niya ng ballpen. Dok, ano? Annalyn! Naintindihin na lang po natin si Ma'am Moira. Hindi pa po kasi stable yung kondisyon niya. Intindihin? Gusto mong intindihin ko si Moira? Anak, hindi ko mapapalagpas yung ginawa niya sa'yo. Ray, I want to leave right now. I want to be discharged this moment. Moira, imposible yung hinihingi mo. Wala kang bang clearance from us para makauwi ka. Ang dami pang test na kailangan gawin bago ka ma-clear to go home. Ray, I am the owner of this hospital, so I can do what I want. I need to get out of here, make it happen. Moira! Just do it! What are you doing here? Wala lang. Gusto lang kitang bisitahin. Gusto ko lang kamustahin yung taong niligtas ng anak ko. Well, I'm afraid to burst your bubble, but I'm perfectly fine. And I'm very much alive. Hindi natuloy yung pagtangkang pagpatay sa akin ng anak mo. Alam mo, hindi ko alam kung talagang manhid ka lang o sadyang masama yung ugali mo. Para isipin mo na kaya ginawa sa'yo ni Annalyn yan ay para patayin ka. Hindi mamamatay taong anak ko. Save your alibis. Tsaka mo na lang ilabas pag nasa korte na tayo dahil plano kong kasuhan niyang si Annalyn na yan. Manang-mana sa'yo! Go ahead. Hindi ako natatakot. Kahit sa ang korte pa yan, pupuntahan kita. Tingnan lang natin, mapapahiya ka sa mga binibintang mo. Dahil hindi naman totoo yung mga sinasabi. Hindi ako mapapahiya. Dahil mapapatunayan ko na mamamatay tao yung anak mo. Look who's talking. Kung merong mang kriminal dito, hindi si Annalyn. Bakit kaya hindi ka humarap sa salamin para malaman mo yung sagot? Alam mo yung kapal ng pagmumukha mo kasing kapal ng semento. Ikaw na nga ang tinulungan, minasama mo pa. At hindi lang yun. Sinaktan mo pa ang anak ko. I did what I did because I can. Makakaalis ka na. Ano ba? Dr. Minor, you have to do something. I want to be discharged today. Alam mo, importante yan kasi pag nagka-emergency ulit, at least may alam ka. Do something! Gumawa ka ng paraan para makahanap tayo ng ebidensya laban kay Annalyn, okay? Tigilan mo na nga yan. Huwag mo nang ituloy yung pagdedemanda kay Annalyn dahil walang mapupuntahan yan. Kapal talaga ng mukha ni Moira. Tinulungan na nga siya ni Annalyn, tapos yun pa ang gusto niyang gawin sa anak ko. Kung papayag ka, hanapan ko siya ng bagong love life. Para hindi na siya bitter. Dr. Santos, hindi ko kailangan ng bagong girlfriend. Okay na ako na nandyan ka. Parang si Melba yun ah, si Melba! Si Melba nga! Tang Susan, siya yung pasyente ni Dr. Enriquez kanina. Tapos nagko-complain yan kasi masakit yung ulo. Dapat niya ipapa-CT scan niya ni Doc. Ang kaso, tumatangi. Sabi, wala daw siyang pera. Melba! Melbs!